serio. Hindi pa rin nawala ng pag-asa si Kaiping sa pagkumbinsi sa pari. Alam ko, Father, hindi sang-ayon sa amin ang simbahang Katolika at nirerespeto ko yun. Alam ko rin ang hangganan ng aking kakayahan, kaya naman narito ako upang makiusap. Maluwaluwang sambit ng matanda. Napabuntong hininga naman ang pari bago marahang tinapik sa balikat si Kaiping. Sige, ganito na lamang, Kaiping. Sasama ako upang makita ang bata. Pero hindi ko magagawa ang gusto mong mangyari. Hindi ko maisasagawa ang eksorsismo ngayon. Dahil kailangan dumaan sa tamang proseso ang lahat. Agad na nabuhayan ang loob si Kaiping sa sinabi ng pari. Agad silang tumungo sa bahay ni Alicia. Samantala, si Alicia ay hindi pa rin malaman ang gagawin. Nakita niya ang pagngiwi ng bata na tila ba nahihirapan. Sinapo rin ito ang dibdib at napaatras. Mama? Sambit nito sa nahihirapang tinig. Mabilis niya itong dinaluhan. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Alice. Anak! Ang paulit-ulit niyang sambit habang hindi malaman kung saan niya unang ahaplusin ang bata upang maibsan ang sakit na nararamdaman ito. Huwag mo akong lapitan! Hiyaw ng bata at mabilis na lumayo. Umatras ito habang umiiling-iling. Luhaan ang mata at bakas doon ang paghihirap ng kalooban. Layuan mo ako, Ma. May honey mouse sa loob ko. Umiiyak na sambit nito bago tumalikod upang tumakbo sana patungo sa sariling silid. Ngunit padaba itong bumagsak sa sahig. Namilipit sa sakit bago nanginig ang buong katawan. Agad niya itong dinaluhan ngunit umungol lang ang bata na tila mabangis na hayop. Nanlilisik muli ang mga mata nito bago siya tinabig ng malakas. Humagis siya at bumalandra sa dingding. Namimilipit man sa sakit ay pinilit niyang makatayo. Nakita niya si Alice na gumagapang habang nakangisi ang mga labi. Para itong gagambang gumagapang na nakakita ng makakain. Paatras siyang naglalakad dahil sa labis na takot. Marahan namang gumapang ang bata palapit sa kanya. Sa bawat paglapit nito ay sinasabayan niya ng pag-atras. Muli ay nagdasal siya kahit na nauutal sa takot. Ama namin, sumasalangit ka. Natigilan siya nang makitang humahagik-gik si Alice. Ang bawat paghagik-gik nito ay naging halakhak. Marahang itong tumayo habang ang mga mata ay hindi inaalis ang pagkakatingin sa kanya. Hangal ka! Nagdadasal ka ngunit isa kang makasalanan. Isinanla mo na ang iyong kaluluwa sa akin, hangal! Sigaw ng bata, ngunit ang tinig nito ay napakalaki na tila ba isang mabangis na halimaw. Tambahin ang ngalan mo. Patuloy lang siya sa pagdarasal sa pag-asang mapapatawad siya sa kanyang kasalanan. Tumigil ka! Tigil! Iyaw ng bata. Mabilis itong tumakbo at maraas siyang itinulak. Sumadsad siyang muli sa pader. Napahiyaw siya sa labis na sakit. Dinig naman ni na Pader Ben at Kaiping ang palahaw na iyon ni Alicia. Kasalukuyan silang kumakatok nang marinig nila ang mga kalabog. Nagkatinginan ng dalawa bago tila nagkaunawang binalya ang pinto. Magkatulong na sinubukan nilang puwersahin itong buksan.
mapasa amin ang kaharian mo dito sa lupa. Para lang sa langit. Nahihirapan man ay pinilit niya pa rin ipagpatuloy ang pagdarasal. Napapangiwi siya sa bawat niyang paggalaw dahil kumikirot ang nasaktang braso. Ako ang iyong Panginoon. Ako. Sigaw ng bata. Nag-aapoy sa puot ang mga mata nito. Sinasabunutan nito ang sarili na tila ba nababaliw bukod sa malakas na pagtawa. Tuluyang bumigay ang pinto ng tadyakan ni Father Ben. Mabilis nang pumasok ang dalawa upang hanapin ang mag-ina. Sabay silang napatingala sa hagdan nang makitang naroon si Alice. Gumagapang ito pababa habang tumutulo ang malagkit na laway. Malawak ang pagkakangiti nito habang marahang gumagapang pababa. Kaiping! Sambit nito na parabang nakakaloko. Marahas itong tumingin sa pari at sumingasing sa labis na galit. Hindi ka magtatagumpay! Hindi! Sigaw nito sa pari bago mabilis na umatras. Para itong gagambang gumagapang sa hagdanan. Napakabilis ng kilos nito. Mabilis silang umakyat upang sundan ito. Sa taas ay naabutan nila si Alicia na namimilipit sa sakit. Ang bata naman ay mabilis na nakarating sa dulong kwarto. Binuksan nito iyon at pabalibag na isinara. Nakita ni Father Ben ang lahat at maging ito ay hindi makapaniwala sa nakita. Ngayon ay kumbinsido na siyang sinasapian nga si Alice. Alicia! Sambit ni Kaiping at marahang itinayo ang babae. Napapangiwi ito sa sakit. Ngunit pinilit niyang makatayo. Father! Kumapit ito kay Father Ben habang luhaan ang mata. Tulungan mo ko, Father! Iligtas mo ang anak ko mula sa diablo! Humahagulgol na sambit nito. Halos numod ito sa harap ng pari na maagap naman siyang inalalayan para makatayo. Alicia, ipapaalam ko kaagad to sa Arsobispo para maisagawa agad ang eksorsismo. Ipinapangako ko, mababawi natin ang anak mo. Tugon naman ang pari na ikinailing ng ginang. Father, ang anak ko, hindi na makakapaghintay pa ng bukas. Tulungan mo kami, Father! Pakiusap ng babae. Nagsusumamo ito habang ang pari ay hindi malaman ang gagawin. Kailangan nating dumaan sa tamang proseso, Alicia. Hindi maaari ang gusto mong mangyari. Giit muli ng pari. Nangihilang napadaustos na lamang ng upo si Alicia habang umiiyak. Mabilis naman itong inalalaya ng pari. Habang si Kaiping ay mabilis na bumaba sa kusina upang kumuha ng tubig. Sa silid niya nadadanan ng dalawa habang nakaupo sa kama si Alicia. Inabot niya rito ang tubig para makainom bago inalalayang mahiga. Nanghina na ang babae sa labis nitong pag-iyak at panginginig dala ng takot. Hinarap naman ni Kaiping ang pari at pinakausapan. Father, Kaiping, aalis muna ako upang makahingi ng pahintulot sa Arsobispo. Isa pa eh, kailan lang ako naordinahan bilang kura paroko ng bayang ito. Hindi ako pahihintulutan ng Arsobispo upang magsagawa ng eksorsismo, ngunit sinisigurado ko na mahusay at mas may kaalaman ang ipadadala niya rito. Ang mahabang pagpapaliwanag ng pari. Hindi na napigil ni Kaiping ang maluha. Lumapit siya sa pari at hinawakan ito sa kamay bago impit na napaiyak. Nakikiusap ako, Father. Tulungan mo si Alice. Kapag napahamak siya,
Kapag namatay siya ay parang namatay na muli ako ng anak sa ikalawang pagkakataon. Humahagulgol na wika nito. Isang malakas na kalabog ang narinig nila mula sa silid ni Alice. Napabalikwas ng bangon si Alicia, ngunit agad rin napahiga nang makaramdam ng labis na kirot sa balikat. Sila Kaiping at Father Ben ay patakbong tinungo ang pinanggagalingan ng pagkalabog. Patuloy ang ingay kaya naman nasundan nila ito. Mabilis na binuksan ni Father Ben ang pinto at bumungad sa kanya si Alice. Nakaupo ito sa lapag habang inuuntog ang sarili si Pader. Agad itong dinaluhan ni Kaiping, ngunit maras siyang hinawi ng bata. Sinabi ko nang huwag kang makialam. Singal nito habang nanlilisik ang mga matang nakatingin sa matanda. Dahil sa pakialamero ka, ay papatayin ko na ang batang ito. Alice, lumaban ka! Sigaw ng matanda habang pinipilit na tumayo mula sa pagkakasadsad sa sahig. Inuutusan kita, demonyo! Lubayan mo ang batang yan, sa ngala ng Diyos! Sigaw ni Father Ben, ngunit humalakhak lamang ang bata. Hindi mo ko mapapaalis. Mamamatay muna ang batang ito. Ang sigaw ng Diablo. Tumayo ang bata at sumandal sa pader. Gumapang ituroon na tila ba, gagambang umaakyat patungo sa kisame. Sa ngala ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, umalis ka sa katawan ng batang yan. Inilabas ng pari mula sa bulsa ang dalang rosary at itinutok sa bata. Hindi! Hindi mo ko mapapaalis! Sigaw ng bata. Nasa kisame na ito at bumuelo para lumundat patungo sa direksyon ng pari. Sabay silang natumba sa sahig. Nagpambuno silang dalawa ngunit nasa ilalim na ang pari. Hawak ng bata ang braso niya na may hawak na rosary at pilit itong pinipigilan upang hindi magamit sa kanya. Pinilit ni Kaiping na tumayo at nagdasal sa wikang Latin. Ang orasyong inaral niya para sa pagpapaalis ng sapi. Lumapit ito sa bata na ngayon ay nanggigigil na at nakatingin din sa kanya. Sinabi nang huwag kang makialam. Kung hindi, isa na namang bata ang mamamatay ng dahil sa iyo. Singal nito na nagpatigil sa kanya. Sinamantala iyon ni Father Ben. Mabilis siyang kumilos upang makapagpalit sila ng pwesto. Kaiping, kunin mo yung bag ko sa silid ni Alicia. Utos nito sa matanda habang pigil sa kamay ang nagwawalang bata. Father, eto na. Sambit ni Alicia na kapapasok lamang sa silid habang inaabot ang bag. Yung Biblia, Alicia, pakiabot sa akin. Agad naman binuksan ni Alicia ang bag at inabot sa pari ang kailangan nito. Father Ben, tulungan mo po ako. Lumambot ang mukha ng bata at nagsimula itong umiyak. Nagsusumamo ang mga mata nito habang nakatitig sa pari. Unti-unting sumilay ang ngiti sa mga labi ng bata hangga sa tuluyan na itong humalakha. Wala kang magagawa sa akin. Akin ang batang ito. Hindi mo na ako mapapaalis. Mamamatay na muna ang batang ito bago mo ko tuluyang mapaalis sa katuwang ito. Nagsimulang muling magwala ang bata. Tumulong na rin si Kaiping upang mapigilan ang pagwawala nito. Ngunit sadyang napakalakas ng pwersa na nagmumula sa bata. Maghanap ka ng matibay na pantali, Alicia! Muling utos ng pari. Kailangang maigapos ang bata sa kama upang maisagawa na niya ang pagpapalayas ng Diablo.
Ang sigaw ng bata habang pilit itong nanlalaban. Ginagamit na rin ito ang ngipin upang gawing panlaban sa pare. Pilit nitong inaabot ang kamay ng pare upang kagatin. Ngunit pinipigilan naman ni Kaiping. Bumalik si Alicia na may dalang tali at may kasamang mga kapitbahay na nakikiusyosyo na rin dahil sa narinig na ingay. Tinulungan naman ito ang pare at si Kaiping upang magawang maitali ang bata. Nagwawala ito at sumisigaw. Nangangalmot kapag nakakawala ang kamay nito mula sa pagkakahawak ng mga tao. Kahit ang sarili nito'y kinakalmot na rin. Si Alicia ay umiiyak at halos hindi magawang tignan ang kalagayan ng anak. Nagtagumpay silang maigapos ang mga kamay at paa ng bata habang nakahiga ito sa kama. Pilit nito iyong tinatanggal habang nagmumura sa labis na galit. Alice, anak! Lumaban ka! Ang hiyaw ni Alicia. Humahagulgol ito habang pinapakalma naman ng ilang kapitbahay. Mama, mahal kita. Ang sambit ng bata. Umiiyak ito ngunit saglit lang ay muli itong tumatawa ng malakas. Mahal kita, Alice. Patawarin mo ako sa nagawa ko sa iyo. Nabulag ako pero minahal kita, Alice. Lumaban ka. Ayaw ko nang mawalan muli ng anak. Humahagulgol na sambit ni Alicia. Lumaban ka, Alice. Sinabi mo sa akin na lalaban ka. Sambit naman ni Kaiping habang luhaan din ang mga mata. Habang nakikita niya ang bata, ay muling bumabalik sa alaala niya ang mga nangyari sa anak na si Cindy. Pinalabas ni Father Ben ang mga taong nakikiusyoso bago nito ay sinara ang pinto. Tanging naiwan doon ay si Kaiping at Alicia na hindi pa rin napapatid ang pag-iyak. Paulit-ulit itong humihingi ng tawad sa Diyos pati na rin kay Alice habang pinakakalma naman siya ng matanda. Iba na ang itsura ni Alice. Ang malaanghel niyang muka ay naging mabalasik. Namumutla ang balat nito habang nangingitim ang mga labi pati ang gilagid. Ang mga mata nito ay purong itim na din, pati na ang paligid nito. Ang buhok ay magulo at naglalagkit dahil nadidikit sa naglalaway niyang bunganga. Hinawakan ni Father Ben ang Biblia at nakapatong doon ang maliit na krus na gawa sa pilak. Mabuti na lamang dahil dinala niya ang kanyang bag kung saan naroon ang Biblia at krus na dala niya sa bawat niyang lakad. Nagsimula siyang magdasal na labis namang ikinagalit ang Diablo. Nagpilit itong makawala sa pagkakatali habang sumisigaw. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Credo in Deum Patrem Omnipotentem, Creatorem Caeli et Terra, et in Iesum Christum Filium est unicum, Dominum nostrum qui conceptus est Spiritus Sancto, natus ex Maria Virginem passum sub, Pontius Pilatus crucifixus mortus et sepultus, descendit ad infernus. Itinutok ng pare ang krus sa bata. Napakislot naman ito at lalong nagwala sa galit. Itigil mo yan! Sigaw ng Diablo na nagsimulang manginig ang buong katawan. Naninigas ang katawan nito habang nagsisisigaw. Halos lumabas ang litid sa leeg nito sa lakas ng bawat palahaw. Nagkalabugan ang mga gamit sa loob ng kwarto. Umagis sa mga picture frames na tumama sa dingding. Napayuko sila Alicia at Kaiping upang maiwasan ang mga nagahagisang gamit. Nabasag ang mga florera pati na rin ang mga bumbilyang nagsisilbing liwanag nila.
Mabuti na lamang dahil pumapasok mula sa bintana ang liwanag na nagmumula sa buwan. Hindi naman nagpatinag ang pari. Nagpatuloy lamang ito sa kanyang pagdarasal. Tertia de resurrexit amor tuis, ascendit ad celo sedet et dexteram, dehi patris omnipotentis indiventurus es educare vivos et mortuus. Nagsimulang umangat ang katawan ng bata, ngunit napigil ito dahil sa pagkakatali. Lalong lumalakas ang mga palahaw ni Alicia dahil sa pag-aalala at takot habang inaalo naman siya ni Kaiping. Credens Spiritus Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem, Peccatorum Carnis Resurrectionem, Vitam Eternam. Amen. Sigaw ng pari. Bumagsak ang katawan ng bata sa kama at kulma. Pumagsak ang katawan ng bata sa kama at kumalma ang buong paligid. Natigil na rin sa pag-iyak si Alicia at nakiramdam. Marahang lumapit si Father Ben sa bata. Dahan-dahan niyang inilapit ang kamay sa leeg nito upang damhin kung pumipintig pa ang pulso ng bata. Subalit, nabigla siya nang mabilis itong kumilos upang sunggaban ang kamay niya. Kinagat nito iyon kaya napasigaw siya sa sakit. Idinikit niya ang hawak na krus sa noon ng bata kaya napahiyaw ito sa sakit. Dahilan upang makawala sa pagkakakagat sa kanyang kanang kamay. Nagdurugo iyon dahil sa mariing paggagat nito na bumabakas pa ang mga ngipin. Hamal ka! Hindi ka banal dahil makasalanan ka rin. Sigaw ng Diablo habang nanlilisik ang mga matang nakatingin sa pari. Sa ngalan ng Diyos Ama, sabihin mo sa akin ang pangalan mo, demonyo! Sigaw ng pari habang muling itinutok ang krus sa bata. Hindi ako tanga. Hindi ko sasabihin. Sigaw ng Diablo bago tumawa ng malakas. Inuulit ko, anong pangalan mo? Sabihin mo sa akin, sa ngalan ng Diyos! Sigaw ng pare bago muling idinampi sa noon ng bata ang krus. Humiyaw muli ito sa sakit. Agad rin niyang inilayo ang krus mula rito. Ngunit muli lamang humalakak ang Diablo. Makasalanan ka. Hindi ka banal. Nakalimutan mo na ba ang lahat, Father? Wika ng Diablo. Natigilan ng pari dahil sa ipinapahiwatig ng bawat pagtitig ng bata sa kanya. Lilith, iyan ang nabasa ko sa diary ni Alice, Father. Sabat ni Kaiping na nagpabalik sa wisyo ni Father Ben. Ngumisi ang pari sa Diablo bago muling nagpatuloy. Maaring makasalanan ako, pero hindi ako makakapuksa sa iyo, Diablo. Mariing wika niya. Pakialamero. Nanggagaliting sigaw naman ang demonyo habang nakatingin kay Kaiping. Walang ibang makakapuksa sa'yo maliban sa Diyos. Kaya sa ngalan ng Diyos, bumalik ka sa impyernong pinagmulan mo, Lilith! Sigaw ni Father Ben bago muling dinikit sa noon ng bata ang krus. Humiyaw sa labis na sakit ang Diablo. Nanigas na ang buong katawan ng bata habang tila uod na naasinan. Kumikislot ang bawat kamay at paa at nagpipilit itong makawala. Sa ngalan ng Diyos, Lilith, bumalik ka sa impyernong pinagmulan mo! Sigaw muli ng pari. Muling humiyaw ang Diablo. Umuungol ito ng napakahaba. Umangat ang katawan ng bata bago bumagsak muli sa kama. Tuluyang tumahimik ang paligid at naging payapa ang bata. Patakbong lumapit si Alicia, ngunit pinigilan siya ng pari. Naging mas maingat na siya ngayon sa pagtingin sa bata. Hinawakan niya ang pulso nito at nakahinga ng maluwag nang maramdamang tumitibok iyon. Sinilip niya ang mukha ng bata. Bumalik na ito sa natural nitong kulay. Nawala na ang pangingitim ng bibig at sa paligid ng mga mata nito.
Payapa na rin ang paghinga ng bata. Ngunit baka sa mukha nito ang pinagdaan ng paghihirap. Nakatulog lamang siya. Nagtagumpay tayo. Bumukas ang tuwa sa mukha ni Kaiping at napausal ng pasasalamat. Tila ba gumaang ang pakaramdam niya at nawala ang bigat na nakapasan sa kanyang dibdib. Nakaligtas sa Diablo ang isang bata at natitiyak niyang kung nasaan man ang anak niyang si Cindy ay labis rin itong natutuwa. Umungol ang bata na tila ba nagkamalay na. Agad itong dinaluhan ni Alicia na umiiyak pa rin. Ngunit dala na iyon ng labis na tuwa. Alice, anak! Patawarin mo ko! Nung una kitang makita sa orphanage ay nakuha mo na ang loob ko. Nabulag lamang ako sa tukso ng Diablo na maibalik ko pa ang anak ko. Kaya nagawa ko ang lahat. Aniwala ka sana. Mahal kita. Kumahagulgol na niyakap niya ang bata. Ngumiti ang bata at inangat ang kamay, panghaplusin ang mukha ng ina. Ngunit natigilan nito nang mapansin nakatali ang kamay niya. Kaagad namang kumuha ng gunting si Alicia upang tanggalin sa pagkakatali ang mga kamay nito. I love you, Mama. Thank you. Kasi pinaramdam mo sa akin kung paano magkaroon ng isang ina. Luha ang yumakap ito kay Alicia. Tumingin ito kay Kaiping at ngumiti. Kaiping, thank you rin po. Hindi ninyo ako sinukuan. Lumapit si Kaiping at hinaplos ang buhok ng bata. Siya man ay natutuwa dahil nakaligtas ito. Alice, natutuwa ako dahil naging matatag ka sa paglaban sa Diablo. Hindi ka sumuko. Ang ginawa kong pagtulong sa'yo ay parang pagtulong ko na rin sa anak ko. Wika ng matanda na ngayon ay naluluha sa labis na tuwa. Tiyak na matutuwa rin si Delia dahil nagtagumpay sila. Father, thank you po sa tulong ninyo. Bumaling si Alice kay Father Ben na nasa gilid ng kama at niyakap ito. Napangiti ang pari at marahang hinagod ang likod ng bata. Ipangako mo lang palagi na magiging mabait ng bata. Palagi kang magdadasal at magtitiwala sa Diyos. Nakangiting sambit ng pari na tinanguan naman ng bata. Nagpasalamat rin si Alicia dito, pati na rin kay Kaiping. Si Alice naman ay nagsabing gustong magpahinga dahil sa labis na panghihina ng katawan. Ang mga taong kaninang nakikiusyoso ay isa-isa na rin nagpapaalam. Nagpasalamat din si Alicia sa tulong ng mga ito. Paano ba yan? Magpapaalam na rin ako. Alicia, Kaiping, marami pa akong dapat ipaliwanag sa Arsobispo dahil sa nangyaring ito. Sambit ng pari, ngunit hindi naman mababakas roon ang pagsisisi dahil sa ginawa. Hinatid naman ni Alicia ang pari at si Kaiping sa labas ng bahay. Panatag na ang loob nito nang magpaalam ang dalawa. At isa pa'y mag-uumaga na rin at kailangan na nilang magpahinga. Father, kung kailangan niyo po ng tulong ko ay maaari ko pong kausapin at paliwanagan ng Arsobispo. Magiliw na presenta ni Alicia, ngunit numiti lamang ang pari. Hindi na kailangan, Alicia. Ako na ang bahala. Kaibeng, aalis na ako. Ang paalam niya sa dalawa. Alam niyang isang malaking problema ang kanyang kakaharapin. Ngunit ang makitang ligtas ang bata ay nagpapakalma sa kanya. Alam niyang hindi siya pababayaan ng Diyos sa pagharap sa konsekwensya
ng kanyang ginawa. Si Alicia naman ay pumasok na sa silid kung saan niya ginawa ang orasyon. Kinuha niya ang nakakatakot na ribulto ng Diablo na gawa sa itim na kahoy, pati na rin ang ibang ginamit niya sa isinagawang orasyon. Inilagay niya iyon sa sako at dinala sa likod bahay. Binuhusan ng gasolina at sinindihan. Nagliyab iyon at unti-unting tinupok ng apoy. Bumalik siya sa loob ng bahay ng payapa ang kalooban. Muli siyang magbabalik loob sa Diyos at pagsisisihan ang napakabigat na kasalanan. Samantalang ang nagliliyab na apoy ay unti-unting lumiliit. Ang ningas nito'y unti-unting nawawala. Dahil sunog na rin ang mga bagay na dapat na sana ay masunog. Ngunit ang kahoy na ribultong kawangis ng kabayong may sungay ay nananatiling buo. Hindi man lamang nasunog ang ibang parte nito. Tuluyang nang nawala ang apoy at naabo ang mga gamit habang ang ribulto ay biglang nawala. Naglaho bigla at hindi malaman kung saan ba nagpunta.